guys, good afternoon. Oh, may vlog tayo ngayong afternoon. On the way kami ngayon sa Pasig kasi ano, mag-i-install kami ng CCTV. Bale, may na-close tayo na project sa ano pa to, de? Pasig City. Wow! Ay, Pasig City General Hospital. So, bale, ngayon kami mag-i-install. So, kasama, parang ano to eh. Ito yung literal tiyatawag nating double job. Kasi from work, so, diretso kami with the gang, with my family. Diretso kami sa Pasig City Pasig General Hospital para para mag-install kami ng CCTV. So, para magkaroon lang kayo ng konting details about dito, bale, yung nakakuha na pinaka-general contractor dito sa Pasig General Hospital is client na talaga namin. So, kami ang nag-install ng CCTV sa kanilang bahay. may bloopers sa nag-cook-mabukit. Ayan. Kami nag-install ng CCTV sa kanilang bahay. Tapos, kami din ang nagsusupply ng mga computers, basta mga any IT-related products. So, ngayon, nagkataon. Ayan, inano ko lang yung batang makulit. Kasi makulit. Ayan, so, yun na nga, yung general contractor neto. Kami yung regular na nagsusupply ng mga IT products. So, may mga nakuha na siya sa aming computers. Ngayon naman, last month, nagpa-ocular siya kay JR. Yan. Para sa ano, sa CCTV installation nga dito sa Pasig General Hospital. So, yun, after ng ocular, bale, parang nangyari na lang kasi ganito. Kung ano kasi nire-request sa amin ng client, yun talaga sinusunod namin. So, bale, ang nangyari, si Sir, yung general contractor neto, nag-send sa amin ng bill of materials. Tapos, dun sa bill of materials, kasama yung plano, di ba, de? Kasama yung plano. So, pinag-aralan namin mabuti yon. Tingnan namin. Syempre, minsan nabibigay din kasi kami, guys, ng suggestion. Kung yung bill of materials, tsaka yung pagkaka-layout is okay ba? Kasi minsan, meron at meron talagang hindi natin maiwasan na kapag may mga blind spot, di ba, de, minsan, kapag hindi okay yung pagkaka-layout. Pero so far dito kasi, okay naman. So, sinunod na lang namin total yung pinaka-plano tsaka yung bill of materials. Kaya yon ang nangyari, nag-usap na lang, nag-final na lang kami. Sila, JR, dun sa mga kakabit na units. Sinunod natin, di ba, sir? De? Kahit yung mga specification? O lahat sinunod namin. So, ito, ang pinaka, nasa ano na kami, stage na mag-install na talaga. So, ngayon guys, samahin nyo kami sa pag-install namin ngayon. Kasi ipapaliwanag namin kung bakit doon namin sa area na yun inilalagay. Strategically, kasi yun din yung kinukonsider namin. Yung bawat positioning ng camera, kung maganda ba, or magkakaroon ng blind spot. Pero ito talaga guys, itong ano na to, ginawa nilang layout, very strategic. Kaya yan, samahin nyo kami sa aming ano, pag-install ng CCTV with the gang, with my family. May portion na ano, traffic, tapos may area naman na maluwag. Dito na kami sa may Commonwealth. Medyo malayo pa ba biyahin namin kasi sa Pasig pa kami. Medyo malayo pa kami kasi ano yun, kung hindi ako nagkakamali, medyo malapit na siya sa Sandoval, Pasig. So, sige, babalik na lang kami guys. Kasi mas maganda, actual namin na mapaliwanag sa inyo yung mga camera na gagamitin namin. Kasi kami talaga, may dalawang klase kaming camera na ginagamit. Isang analog, tsaka isang IP. So this time, dito sa kakabitan natin na to na client, IP camera ang ilalagay natin. Kung napanood na ninyo yung mga previous vlogs namin, meron na kami mga nakabit na analog. So, mamaya i-explain namin sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawang camera. So, para dun pa lang, magkakaroon na kayo ng idea kung alin ang mas magandang gamitin. Kung yung analog camera ba, or kung yung IP camera. Tapos, ano yung advantage ng bawat cameras na gagamitin natin. Ayan. So, ulitin ko lang, dito sa kakabitan natin ngayon, IP camera ang gagamitin natin. So, babalik kami ulit kasi magbabiyahe lang kami talaga ng medyo malayo-layo pa. Mga ilang oras pa to siguro. Mga lagpas 1 hour din, no? Hindi naman. 30 minutes. Depende siguro sa traffic.
Ayan, see you later. Na kami guys sa Amang Rodriguez. Naalala ko, dito kami guys madalas kumain. Ayan, pag nag-work kami. Ayan guys, mag-dinner muna kami para tuloy-tuloy yung work namin. Kasi mahirap kapag ano, sasabak na agad kami. Tapos, pag di kami kumain, maano kami, yung biglang aalis. So, mas maganda kumain muna kami bago kami mag-work. Ayan, parking muna. Naalala ko guys, dito sa Jollibee na to, dito sa may Amang Rodriguez. Dito ko lagi, madalas. Kasi dito ako dati nagtatrabaho sa may Pasig, dito sa Amang Rodriguez. So, 13 years yata ako dito. So, ngayon, parang na-miss ko naman. Kasi bihira talaga kami makapunta dito. So, ngayon na lang ulit. Parking lang kami guys, magpa-park lang kami. Kain na tayo, dinner na natin. Nakablog po kasing gawain. French fries. Mm-hmm. Ito na tayo guys, start na sila mag-unloading ng mga materials na gagawin. Bale, ito yung gagawa natin. I-zoom in ko lang para mas makita ninyo. Yan, gabi na guys, kaya ano, madilim na autoclave and laundry facility ng Pasig City General Hospital. Nakakatawa naman dito kasi may mga tanim sila. Anong need mo, de? Ah, ganun? Ah, sige. Ah, sige, tulong muna tayo na unload. Dahan-dahan, nak. Bale, sinama namin si Sikel kasi para ano, ngayon pa lang mapamilyar na siya sa business na meron kami. Tsaka mapasabak na din talaga siya sa mga gawaan. Oh, isuot mo kasi open siya, di masara gawa ng meron siyang radio. Ayan, parang na-ono na, nag-open na yung ano, pinaka-ilaw. So, ngayon nandito kami sa likod ng hospital. Ayan, ito yung pinaka-hospital ng Pasig. Ayan, nakalagay dito sa outpatient department. Tara, pasok na tayo. Wow, ang ganda. Parang medyo mausok, no? Ayan, ito yung pinaka-area natin. Open natin. Wow, parang may storage pala dito. Meron na palang mga abang, no? Katulad nito. Isa to sa mga abang, di ba, de? Ayan, oh. Isa sa mga abang. Start na sila kaagad. Tapos may isa din dito. Nag-ano sila ng upuan. Oh, si Kel alalay agad kay Daddy. Ayan, mag-start siya kaagad. So, isa dito, isang camera dito. De, ilang camera ang lalagay mo? 8. Ayan, yan yung pangalawa. Mag-start na siyang, unang lalagyan, pero ano. Ayan, at least may abang na, no? Hindi na tayo magra-roughing in. Dito, check natin kung meron pa ditong outlet na lalagyan. Ayun, may isa ditong abang. Ayun, doon. May isa. May batang maliit doon, no? Tonga. Bale, nandito kami sa pinakalikod ng hospital. Ayan. Ito yung TB Dots Clinic. Ayan. Start na sila. So, assistant si Sikel. Oh, para kuha na yun ng kuha. I-start na si Daddy mag-terminate. Nag-start na si Daddy doon mag-terminate. So, mamaya, explain ko na sa inyo yung mga camera na gagamitin natin. So, inunanul muna nila sa labas. Para mamaya, puro kabit na lang ng kabit ng ano,
ng camera. So, pumunta na sila ngayon doon sa other side. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Ganito kami talaga magtrabaho. Kumbaga, akyat ng akyat. Buti na lang talaga meron tayong ano na ladder. Nice. Ito yung binili nila na ano, na flashlight. Sa Shopee ba yan, de? Ano, rechargeable siya. Tingnan mo, sobrang lakas yan. Pakita mo nga, Kel. Yung lakas niyan. Yan na yun. Nagbubutas lang siya para sa... Ano yan, de? Lusutan ng camera? Yun. Focus natin. Kung mapapansin nyo, meron na siya talagang existing na butas. Pero, bakit ba siya nagbutas ulit si Daddy? Unang-una, yung unang butas kasi na ginawa, hindi siya aligned. Dapat na sa pinaka-sentro nung pinaka-corner para yung pinaka-camera natin, sentrong-sentro siya at madali na din siyang i-adjust base sa coverage na gusto natin or gusto nung client natin. So, dito sa part na to, start na din siyang mag-terminate. Assistant. Si Kel ang may hawak ng tag dito, flashlight, tsaka sa RJ45. Ayun, nasa planning stage sila. Yung strategic planning nila para, kasi medyo malayo tong ano na to, yung area na to. Doon sa pinaka base or sa pinakalagayan ng DVR. So, ang gagawin nila, hahanapin kasi kung anong pang number. So, pinag-uusapan nila yung strategy na gagawin nila kung paano yung pinaka-pacing. So, kasalukuyan na nagkakabit ng RJ45 si Daddy JR sa pinakadulo ng wire. Ayan. May mga series yan eh. May mga color coding. So, kapag mali yung pagkakalagay mo, may tendency na hindi gagana yung camera. Ayan, nagki-crimp. Ano, crimp ba ang tawag dyan? Crimping to kasi. Oo, no? Nagki-crimp na siya. Mommy! Okay, next na. So, balik tayo dun sa unang area na gagawa natin. Ito yung pinakaunang na-feature ko kanina. Oo. So, mag-terminate na din siya. Another hole kasi nga, ang nangyari, hindi siya sa pinaka-sentro o tamang pinaka-butas. Kasi hindi mag-center yung pinaka-camera. So, itong box na to, ang laman nito, puro mga camera na gagamitin natin. So, ito, color blue. So, ibig sabihin, maganda yung ano nito. Wala, kita ko yung chan. So, yung pinaka-ano pala ng sticker na yan, yan yung pinaka-guide. So, sa tamang sentro nung butas, no? Ayan. So, yan. Okay. So, ito yung ano, drill template. So, kapag i-plinat mo to doon sa pinaka-corner, makukuha niya yung pinaka-tama o sentro na dapat nating i-drill or butasan. So, lahat ng camera pala natin, color view. Yung color view kasi na camera, ito yung maganda, lalo na kapag gabi, kasi sobrang liwanag niya. Tsaka, colored na colored talaga yung pinaka-surroundings. So, ayan. Nawala yung ano, yung wire na over sa pag-shoot. So, hinahanap ngayon ni Daddy JR. So, kapaan mode tayo na ito ngayon. Hanggang sa makuha niya yung pinaka-wire. Wala pa din. So, ang purpose ngayon, hanapin yung pinaka-wire. Oo, kasi bagong pintura na yung ano, pinaka-wall, guys. So, iniingatan na to na ano, iniingatan na to madumi. Ayun, nahanap na niya. Ayun!
Ayan, medyo nahirapan dito kasi biglang nawala yung ano, nawala yung wire. So, start na ulit siya na mag ano, terminate. Kakabitan na niya ng RJ45. Nag-ano na si Daddy, nag-a-arrange na ng mga color ng wire according sa pagkakasunod-sunod. So, yan. Crimp na. Okay, may RJ45 na yung part na to. Naglalagay na siya ng tag para mamaya madaling ma-identify kung pang ilang camera na niya. Oh, ito pala. Okay. Tinag niya to as number 3 camera. So, okay. Change location tayo ngayon. Bale, nakakatatlong camera na tayo. Aakit na tayo sa taas para sa pang-apat. So, may iniwan na yan, na dalawang camera para sa 1 and 2 na camera. Yan, placing of camera na tayo. Lalapag lang natin yan. So, ito, yung ganitong klaseng camera. And, yan, ito yung medyo parang pabilog. Dito natin siya sa pang number 3 na setup. Yan. Yung ganitong camera kasi, panglabas to, kapag ganyan ang hitsura niya. So, ito yung sa first and second natin na pagpwesto ng camera. So, iwan lang muna natin dito. Akit muna tayo sa taas para sa pang-apat na camera. Ayan, medyo ano lang dito, guys. May gumagawa pa kasi nagpipaint, kaya may ganyan. Ayan, dito sila sa second floor. Pang-apat na camera, pang-fourth camera. Ayan. Ganun pa din ang gagawin ni Daddy JR. Kukunin niya pa din yung pinaka-sentro. O yun lang, parang may tinamaan. So, parang may tinamaan kayo, mag-a-adjust ng konti ng butas. Parang may matigas, no? So, yan, no? May tinamaan doon na metal paring. Kaya ano? Kaya ang tigas. Pero yan, push pa din. Okay. Yan, nakapag butas na tayo. May ta-transfer na yung pinaka wire. Katulad ng ginawa kanina, ililipat yung wire dun sa panibagong butas. Check natin dito sa balcony. Meron ba dito? Ito yung pinaka balcony. Doon kami nakapark. Wala ako dito makitang pinaka outlet ng labasan ng camera. So I think wala sila ditong nilagay. Pinababa muna namin si Sikel, kasama si Elise. Doon muna sila mag-stay sa sasakyan kasi bukod sa maalikabok, pawisan na si Elise. So, doon muna sila mag-stay sa sasakyan. Ayan na sila. Hi! Hi! Sige na. Careful, ha? Ayan, nagkakapit siya ng RJ45. Tagging na sila, tinag siya as number 4. Sa pang 4 na camera. So, move kami sa loob para sa pang 5 camera, pang 5. So, dito sa side na to, maglalagay din ng camera. Katulad ng ginawa natin sa first hanggang 4th camera, ia-align natin sa tamang posisyon yung pinaka-butas ng pag-iinstala ng camera. Nagra-radyo. Nagra-radyo ako sa kanila, sa dalawang magkapatid. Bakit? Okay, done na tayo sa pinaka pang-fifth camera. Ang purpose lang nito is naglalagay muna tayo ng butas tsaka tagging. Mamaya na yung pinaka-installation ng camera. Ayan. Per plano, dito ang positioning ng pinaka-DVR. Ayan. Sobrang haba ng wire? Hindi. Kakabahan ka mo kasi. Pero ba't mo pinuputol na? Kasi baka may patungin na sa lamesa.
ipipix niyo na yan sa wall. Nilalagyan ng tape para sa para hindi mag ano no, hiwa-hiwalay din. Isa palang purpose sa paglalagay ng cover is yung para hindi siya masugatan. And para may gawin ako pag iwiwalahin ko daw. Ang bilis nila daddy oh. Naglalagay siya ng ano, ng RJ45 sa dulo-dulo. So, ang naging contribution ko lang sa ngayon, pag iwahiwalay yun yung mga wire. Kasi kapag kinat mo, ganito siya. Magkakaasa-asawa pa. So, ang ginawa ko, pinaghiwalay ko to para mabilis siyang mag yan, maglagay ng RJ45. Yan, kailangan kasi maayos yung pagkakalagay. Kasi kapag hindi tama yung pagkakarange ng kulay, hindi rin siya gagana. Okay. Yun. Tapos, pagkatapos, i-crimp niya. Para sumikip. Nagtatest na siya kung working yung bawat ano ka. Paano mo malalaman na yun yun? Wala, tinatapat mo. Walang tumutunog. Oh, walang tumutunog. Wala. Oo. Pag ito tumunog yun. Sabihin sabihin? Sabihin siya yun kasi walo. Ah, okay. Sa so, pang number 8. Para malaman natin na siya yun. Nagay na ako ngayon, nakasaksak ko. Para malaman mo kung buhay yung kable. Yan. Pag nag-green, sabihin. Pag nag-green, buo yung kable, okay. Sabihin, ano yan? Goods na yan. Mm-mm. So, anong number yun? Number 4? Number 4. Agay mo na. Number 4 yan. Saan yung pendel pen? So, kapag nahanap mo na, madali mo nang manumberan. Hindi, para alam mo na yun sa camera. Ito, camera 4. Okay. Para pag tinusun natin sa DVD-NVR, sunod-sunod na madali na. So, ang laking tulong ng Fluke. So, ang next na ititesting yung camera number 5. Isasaksak yung other ano device. So, ngayon checking si Daddy JR. Checking siya kung aling wire yun. So, yan yung umilaw. So, ayan, nag-green siya. Sabihin naman yan. Oo, oh, okay. Yung sabihin niya, pag tuloy-tuloy ang gano'ng continuity yan, yung sabihin, gusto na yung camera. Ah, okay. So, maglalagay siya ng tag number 5 camera. Akit kami sa taas para sa iba pang camera. So, dito, pwede na natin ikabit yung dome camera. Preparation na sa camera number 5. Ikakabit na namin yung sa camera 5 para mamaya konti na lang ang gagawin namin sa area na to. Installation at ng camera. Ito yung pang 5 camera. Down tayo sa pang 5th camera na una yan. So, ang trabaho ko lang dito mag-assist. Assistant. So, kung ano yung mga kailangan niya, abot-abot lang. Tapos, kung may gusto siyang iutos, gagawa lang. Basta yung kaya ko lang.
Lalagyan na rin natin ng camera yung pang fourth, ano na to? Oo, tama. Pang fourth camera. Camera installation na. Inayos lang ni Daddy. Kami guys, hands-on kami dito sa ginagawa namin. Talagang mismo kami ang nag-i-install or gumagawa. Especially, si Daddy JR. Kasi gusto namin na sigurado yung quality ng trabaho. Yung hindi na babalik-balikan. So, minsan, meron pa rin, di pa rin maiwasan. Merong mga error. Or, tawag dito, yung hindi talaga gumagana yung pinaka-unit. So, yun na lang talaga yung pinaka-ano namin. Yung parang pinaka binabalikan namin. Kasi guys, sa pagdating sa camera, ang pinaka-warranty talaga, kahit saan kayo magtanong, pinaka-standard is 1 year. Pero kami, ina-extend namin siya up to 2 years. Kasi tiwala naman kami sa gawa namin na talagang may quality. Lalagyan na siya ng camera. Na-fix na ni Daddy yung pinaka-base nung kakabitan ng camera. Ngayon naman, yung connection hanggang sa camera. Ayan. Ito yung pang-fourth camera. Mami, alam po! So, ito, dadalhin na natin sa taas, sa third floor. Ayan, nauna si Daddy John doon. And another floor. Pang third floor na kami. Ang daldal ng ano? Ang daldal ng anak ko. So dito sa third floor, I think ito na yung pinaka last floor. May isa ditong abang. Ayan, pang pinaka. Akala ko ano yung tumutunog. Yung pala, merong insekto sa lamin. So dito sa pinaka third floor, ayan, pinaka-last na ano to. Pinaka-last area natin sa third floor. So, i-check natin yun sa pag-install ng mga camera. So, ito yung isa. Ayan. So, isa lang ang camera dito sa area na to. Ayan, nag-360 tayo para makita natin. So, isa lang ang camera dito. Ayan, hanapin pa natin yung ibang camera. Okay, sa pinaka side to side, sa dulo pala, may isa din ditong camera. Ayan. Ayan. Tapos dun sa pinaka dulo. So, yun, pang 6. Ito pang 7. Tapos dito, pang 8. Ayan si Daddy. Working na siya. Nagbubutas ulit. Yun, mas napadali ka dito, no? So, double checking tayo kasi mukhang may konting mali sa wire na na-install. At tinatawag lang natin yung electrician. So, yung continue tayo, okay na. Na-fix na nila yung ano, concern kanina. Ayan, tagging na tayo, number 6. So, tinag namin to ng number 6. At the moment, ongoing yung pag-abit namin ng CCTV. Nagta-terminate na si Daddy JR ng camera number 7. Ayan. Color coding na. Naglalagay na siya ng RJ45. Working na si Daddy sa camera 8. Ang kulit kasi ng anak ko sa radio. Roger. Nandito siya sa ano, nagra-radio siya, nandoon sila sa sasakyan. Ayan, terminate ulit tayo sa camera number ano to, 8 na no. Last camera. Tagging na, ang bilis. Ayan, nag-check na kung working yung bawat kable. Checking na. Sa pang camera 7 na to. Checking. 7 working. Balik kami dito sa baba kasi mag-install na ng CCTV. Ang camera dito sa baba.
pala nila yung sa number 7. Ito yung ano, yung bullet type camera. Lahat yan, ano, IP camera. So, bakit ba IP camera ang mga kinakabit namin? So, di ba kanina na-discuss ko sa inyo, may dalawang klase ng camera. May camera na tinatawag na analog, tsaka may IP. So, ang kinakabit namin ngayon, karamihan, IP camera. So, ang pinagkaiba ng dalawa na yan, actually, sa linaw, parehas lang naman. Pero, yung sa pinaka, pinagkaiba nila, yung analog kasi, yung typical na normal na camera. Pero itong IP na to, IP camera, ano nangyayari? Kahit i-zoom ninyo, yung pinaka-coverage niya, malinaw na malinaw pa din yung pinaka-ano, pinaka-kuha ng camera. Yan, hindi ko masabi-sabi. So, ang isa pa sa pinagkaiba ng dalawa is yung presyo. Kapag analog kasi, kung kayo ay nagtitipid, may budget lang kayo, pero okay pa rin naman ang camera kasi pwede naman tayo mamili na analog na mataas yung MP. So, mamimili lang naman tayo ng pixels ng camera, mapa-analog man yan or mapa-IP camera. So, kung gusto nyo talaga nagtitipid at talagang gusto nyo magkaroon ng CCTV camera na hindi naman iiyak ang inyong bulsa, so pwede tayo sa analog. Maganda rin naman ang analog. Ngayon, kung gusto naman talaga ninyo is yung pangmalakasan, yung bigatin, at kayang-kaya naman at budget, swak na swak naman sa budget ninyo, mas okay syempre kung mag-IP camera tayo. Ang pinaka-common camera na kadalasang ginagamit or nire-request ng mga client namin, it's either dome or bullet type. So, itong nandito sa camera number 7, bullet type to. Almost the same lang naman yung coverage nila. Dito naman sa camera number 8, ang nilagay natin dito ay dome camera. Lahat yan, color VOO. Yung color blue, color VOO, nakakabulol kasi. Parang kapitid kasi mo color blue, pero it's color VOO. Ang color VOO ay maganda. Ang linaw-linaw niya kahit gabi or kahit madilim. Kasi meron silang parang extra lights na makakatulong para kahit madilim, may extra light siyang napuproduce. So, mas malinaw yung pinaka-coverage ng camera. Ito yung camera dito. Dome din ang nilagay. Ito yung pang 6 camera. Ayan, installed na rin siya. So, magkakabit na tayo ng DVR. NVR pala, NVR. So, NVR pala yung ikakabit niya. Kasi IP camera yung ginamit natin. Pag analog camera, DVR. So, tama ba ako, De? Medyo sa work namin na to, medyo ano lang talaga, susunggab ka sa mga, sa alikabok. Ayan, tsaka madumi talaga. Pusok na sa number 3. Ate, testingin mo na lang. Hanapin mo. Ayan, nagte-testing na. Anong number yan? 3. So, working na ba? Radyo mo, working na. Lipat na. Lipat na kayo sa number 1 kasi working na yung number 3. Copy. Okay. Tapos, hindi mo na natin... Ready na ba kayo sa camera 1? Ready. Okay, ready na daw sila din. Ang bilis mo nahanap kasi dalawa na lang. Okay na, working na. Nahanap mo na? Iraradyo ko na yung number 1? Lipat na daw kayo sa number 2, working na yung number 1. Copy. Nasa ano na sila, no? Sa number... Saan nga yung sabi ko? Number 2? Number 2. So, last na lang. Kel, radyo mo ako kapag ready na kayo sa number 2. 2? Mukhang okay na. Mukhang okay na. Sa'yo mo, dalhin nyo. Dalhin dito yung kulay dilaw na toolbox. Dalhin nyo na daw dito yung color yellow na toolbox. Hindi ba yan, De? Ay, yung ano, yung bag na toolbox, padala na daw dito kasi i-install na yung NVR. Copy. Okay. Dumi na ng pans.
Yung kinakabit na yung bawat ano. Tetestingin mo kung working na yung bawat ano. So, malaking tulong yung nailagay na numbering dito sa cord. Kasi madali na siyang isaksak dito. Madali na yung pagsunod-sunod rin. Checkin na natin kung working lahat ng camera. So, ano, checking tayo ng display. Ano na, nagko-config na. 16. 16 channel. Pero ang requirement kasi. Pero sang, ayun. So, waiting na lang tayo mag-display lahat. Kung? Yun. Ay, ito yung may plastic. Tama? Saan yan? Sa pinaka... 7-7. Nilagyan ko na kasi plastic.
sa pinakataas. Ito, kanto. Ito yung pinakataas, ito yung 7. Bye na kami guys, nakakapagod na araw kasi from regular work ko sa office, tapos sinamahan namin si daddy na mag-install kasi medyo malayo. Tsaka, ang original plan kasi talaga noon is para samahan siya ni Sikel. Pero since gabi naman, pwede akong sumama, kaya yun, nakijoin na ako dun sa pag-work niya ng gabi. Sa base sa experience ko ngayon, syempre, nakakapagod talaga. Nakakapagod yung ginawa ni daddy. Kasi madalas siya ganun tuwing gabi. Kapag may kontrata siya, kadalasan talaga ng trabaho niya gabi, gawa ng ano, para wala nang iba nagtatrabaho. Tsaka mas mabilis. Katulad kanina, kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy yung pacing ng bawat activity namin, bawat galawan. So, ganun siya kabilis. Kasi, kumbaga, kami lang yung worker na nagtatrabaho. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Sana itong aming video, ayan, nakatulong sa inyo. Tapos, kung sino yung mga gustong mag pasabcon sa amin or magpa-gencon sa amin about sa mga CCTV installation, network cabling, mga software, computer supply and services. Ayan, meron po kami yan lahat. Kung sakasakali naman po mga corporate account, ayan, meron po tayong mga permit and licenses. So, okay po sa amin yung mga accreditation kasi kompleto naman po tayo na mga permit and licenses. So, ayan guys, thank you so much for watching. Ayan, bye-bye. Kaya nga pala guys, nakalimutan kong sabihin, meron pala kaming naka-line up na 3 projects. So, hopefully God, ayan, God, bigyan niyo na po sa amin yun. May hinihintay na lang kami ng dalawa yatang confirmation, no? Yung isa confirmed na, schedule na lang namin hinihintay. So, hopefully, maging okay na rin yung dalawa kasi para isang ano na lang punta kasi yung tatlo na yon pare-pareha sa Ilocos Norte. Ay, Ilocos Sur! Ayan, tinan mo, mali na naman ako. Ilocos Sur. So, yan. So, abangan nyo yung next vlog namin. Ang mga kakabitan namin doon, office, cafe, tsaka residential. Ayan. Yun yung aming target ngayon doon sa Ilocos. Ayan. So, sana matuloy din another vlog natin yun. Ayan guys, bye-bye na talaga.